So, yan po, maraming nagtatanong kung natalo ka ba sa kaso, ano ba ang dapat gawin? So, ano mang level ng kaso yan, no? Lalong-lalo na kung nasa MTC ka or nasa RTC ka. Sa mga mababang level na kaso, kung natalo ka, ang dapat gawin? Ano-ano ang mga dapat gawin? So, common na issue po yan sa mga kaso. So, ngayon, kung ngayon ka lang napadpad dito sa aking channel, no, welcome. So, nasa mabuting kamay kayo. At yung lingkod, pulisya ko. So, nag-upload tayo ng araw-araw na basic criminal law. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, yun nga, mga dapat gawin kung na-dismiss ang kaso. So, unang-una, siyempre, paano ba malalaman kung na-dismiss yung kaso? Siyempre, antayin mo yung, kunin mo yung kopya ng resolution. So, ngayon, kapag nakita mo na absolute na-dismiss nga yung kaso, sa palagay nyo na gaya nga natin ng nagtatanong ng isa nating subscriber na namatayan niya nga kasi na-disgrasya, natalo pa sa kaso. So, ang ibig sabihin nun, isa lang, mayroong magic na nangyari sa loob ng court. So, biruin mo na, namatayan ka na, natalo ka pa. Ano ba namang ano yun? Kaklaseng kaso, anong klaseng procedure, no? So, kung may na-observe kayong something irregularities sa loob or within sa proseso ng kaso, at lalong-lalo na kapag ang gamit nyong abogado ay pau-pau, yung mga pau-pau na yan, eh, alam mo naman, bayad na yan. Lalong-lalo na kung wala kayong binibigay ng panggasolina, talagang hindi kayo mananalo dyan. So, alam mo naman, nasa Pilipinas tayo, no? So, minsan talaga, or madalas, lamang ang nakapwesto. So, kapag nakukuha nyo na yung kopya ng resolution, lalong-lalo na kung na-dismiss, ang una nyong gawin, maghanap agad kayo ng abogado nyo na yun talagang sigurado kayo nasa inyo na hindi, kumbaga, hindi mababayaran at kakampi nyo talaga. Preferable, ano, private lawyer. So, karamihan common ng kapag nag-private lawyer ka, eh, wala ka nga naman pambayad. So, common yan. So, anong gagawin kapag walang pambayad? So, habulin to guys kasi ang resolution ng kaso, lalong-lalong kapag dismissal, kailangan within 15 days ay makapag-file ng appeal. Kasi kapag hindi, may expiration lang, 15 days lang po ang binibigay niya para makapag-appeal. Ngayon, mag-hire kayo ng abogado o maaari habang kung nararamdaman nyo na matatalo kayo sa kaso, habang gumugulo yung kaso, maghanap na kayo ng abogado bago pa dumating yung dismissal. Para kapag dumating, if ever na dumating, ano, na-dismiss, so alam na kapag meron na kayong private lawyer, so meron nang magti-take over agad, makakapag-file agad. So alam na ng abogado ang gagawin niya kung anong pwede niyang gawin. Okay? So paano ito ang malaking problema? Wala kang pambayad ng private lawyer. So may mga abogado po, may mga law firm na nag-o-offer naman na walang libre, sabihin natin, walang libreng lawyer, walang libreng abogado. So, siyempre, hingi kayo ng tulong at kakausapin nyo. Kapag-evaluate nyo yung kaso kung talagang mayroon pang posibilidad na manalo. Ngayon, regarding sa bayaran, so, case-to-case basis yun. Commonly, pwedeng, halimbawa, ilaban nyo na lang na ano, kaysa ma-zero kayo, kasi nga, wala kayong pambayad ng abogado, ilaban nyo na lang ng hatian. O kung halimbawa, hati. Amo, pag nanalo ka mo, pag nagbayad na ano, hati ka mo sa makukuha, pwede yon. May mga, o kaya, kung masyadong malaki, so depende sa makukuha. Okay? Halimbawa, kung civil case yan, so applicable sa criminal case, sa civil case, ganun din. So, kaysa masiro kayo, dalawa isa, kaya dalawa apat. So, depende
case-to-case basis sa kaya nyong ibigay. Kaya preferable hati, lalong-lalo na pag criminal case. Pag civil case, depende sa hatian. Okay? So, yan lang po ang maisasabi ko sa mga na-dismiss na kaso para makabawi kayo at huwag mapunta sa zero, huwag mapunta sa wala. Maghanap ng abogado para siya yung mag-asikaso. Okay? Maraming salamat, no? Hanggang sa muli. Ako nga pala ang inyong lingkod, Pulisya ko. Tandaan po natin, ha, yung dismissal, 15 days lang po ang binibigay dyan. Kailangan within 15 days. After makuha mo yung resolution, kung na-dismiss man yan, 15 days lang ang binibigay. Kaya kailangan listo po agad-agad ang action. So maraming salamat. So ako nga pala ang inyong criminologist online, at muling nagsasabi, no, hindi po lahat ng criminologist ay nasa presinto o nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.